Hello everyone! Good evening! So ayan, ilalagay ko muna natin yung mga kulay. Hello everyone! Good evening! Yes, good evening because today is evening. So, kaka-uwi ko lang galing Little Shop. So, kailangan namin magluto ng pagkain ng pusa. Pagkain ni Nimbus saka ni Rasmus. Kasi since po nung time na pinatikim ko po siya ng aking homemade na ganito, yun, na-addict na po sila. So, while ako nasa tindahan, pinag-prepare ni Mama yung mga i-blend ko na pagkain nila. Kasi dapat tama yung consistency. Hindi siya pwede super lapot, hindi siya super malabnaw. So, ito. Ayan, ito na yung repolyo. Sapsuy. May carrots, sayote, cabbage, and then yung boiled na kalabasa. And ito yung steam na dili, sariwa. And hinaluan ko siya ng dalawang malaking galunggong. So, ito yung paghahalo-haloin ko para sa kanilang pagkain. And speaking, ayan, plato po yan ang kanyang kuya Rasmus. Hindi po ang kanyang plato, pero tingnan nyo naman. Akala ko po natutulog yan. Pero ayan, yan yung tira ni kuya Rasmus at sinisimot niya. Nimbus! It's very, very loved. So, tumaba na po siya. Tumaba na. Sarap na sarap siya. So, ayan. Ilalagay po muna natin yung mga gulay. So, lagay na. Pinakuluan lang po yan ng 4 minutes. So, kahit anong gulay, pwede po. Ay, hindi pala pwede na kahit ano. Carrots, patatas. Pero the best po ang kalabasa at saka repolyo. Ganyan. Ganyan lang siya. Ang bagal ng assistant ko. Akililisan. Wala po kayong ihahalo dito na sibuyas, bawang, wala. Organic, normal na homemade. Ganyan. Puno na. Yun pa o. So, gumawa po ako ng madami para matagal. Kasi ang bilis nilang maubos. So, ngayon, hindi kayang ubusin, kaya i-blend ko muna to. Uunahin ko muna. So, ayan, ito po muna yung nilagay ko. Lahat gulay muna kasi punong-puno na. So, ayan, bidali ko to sa Shopee. Itong ganito, ginagamit ko to kasi sa paggawa ng chili garlic. So, ayan, ipipress lang siya. Press mo, bit. Thank you.
everyone. Tinanggal na muna namin, binawasan namin, ayan, kasi ayaw na umikot nitong blender. So, naglagay ako yung tirang gulay, ayan na. Tapos, naglagay ako ng konting yung tubig na kung saan ko in-steam yung gulay tsaka isda. Para may lasa. So, yan. Ito na yung last na blend. Kapag hindi mo na siya nalagay ng konting sabaw, ayaw ng blend. Tsaka masyado matigas. A few moments later. So, ayan everyone, hindi ko na naipakita sa inyo kasi nga, ano na, nagmadali na kami kasi gabi na. So, ito na ang itsura niya, tapos na. Dapat pala, dalawang blender ko siya kasi medyo napadami yung gawa ko ngayon unlike before. No, Nimbus, not yet. So, naamoy na niya, gustong-gusto ng tikman ni Nimbus, ganyan siya. Ayan yung pagka-mixture niya, hindi siya sobrang lapot, hindi siya naman sobrang lagnaw. So ngayon, papantayin lang siya. Tapos, ready na itong ilagay sa rep. Diba, Ray, pre-taste na sa kanya. Kaya mo nakain na nga eh. Ayan, nag-pre-taste na. Ganyan lang siya. So, minsan, ginagawa namin, kunyari, isang kutsara, tapos hahaluan ng power cut yung power cut chips. Tapos yun ang kakainin ni Nimbus. Kasi si Rasmus ayaw niya ng chips. Gusto niya pure na kalabasa. So ngayon, papalamigin to. And then mamaya, ilalagay na po siya sa ref. So everyone, no! Not yet! Gracious! So ayan na! Ibig sabihin, gusto niya po yan. No, Nimbus, it's not for you. Yan po ang ebidensya na ito po ay gustong-gusto ng pusa. And especially si Nimbus. So kung gusto niyo pong itry, kayo po ang bahala. Napaka-healthy po nito. So ngayon, ilalagay na po ito sa rep. At bibigyan na muna si Nimbus ng konti kasi aligaga na siya. So yeah, that's it everyone. Thank you for watching. Bye-bye! So, ayan na po. Nakain na po siya. So, ayan po yung kanyang DIY na plato. Kasi yung plato niya talaga ng base pa niya ng kulungan. So, ito lang yung plato niya para sa kanyang chips. So, ayan. May halo po siya na power cut. Kasi yung isang plato niya, alaman, puro power cut chips. Wala siyang kalabasa para hindi lang gamin. So ito, temporary lang yung tato niya para kapag mabilis siyang hugasan. So dali na, kain na. So yan, lumaki na siya. Tapos gumagaling na rin yung dito sa may tenga. Oh my God!